Hello po, Great Life Mindset, MD Ban. Here po, bumabati po sa inyong lahat ng Merry Christmas and a Happy New Year. Kumusta po kayong lahat dyan? So, I hope na masaya naman ang Christmas nyo. I hope na happy naman at buong family. At I hope naman po, pinagpipray ko na lahat po well provided po ni Lord. So, I'm happy po para sa inyong lahat po at salamat na maraming salamat po mga ka-PC, especially yung talagang walang tigil sa kakabenta ng personal collection, walang tigil sa kaka-recruit po. So, wini-welcome ko po kayo at nagpapasalamat po talaga ako sa lahat na active whole year round po kahit na nagkaroon ng COVID. So, evaluation po tayo ngayon. Anyway, madali na lang po matapos. Mabibilang na lang po natin sa kamay sa magto 2021 na po. So, itong sasabihin ko po sa inyo, actually mag-evaluate po tayo. Ano po bang nangyari ng year 2020? So, actually, kung malukbak ko po, anyway, ang dami nangyari sa atin na hindi ko maisip kung hindi ko kalain na makasurvive po tayong lahat kasi ang dami pong nawala noong 2020 because of COVID po. And hindi lang buhay na wala, ang dami na wala ng negosyo. Ano pa ba? Ang dami pong nawala ng trabaho. Ang daming nangyari na hindi po natin lahat talaga akalain noong 2020. So, akalain ba natin po nang mag-stay tayo ng 1 month, na lockdown tayo ng 1 month? And, grabe na ang pag-worry natin kasi yung hanap buhay natin, especially sa atin, mga ka-PC na personal collection lang po talaga inaasahan sa buhay natin. Syempre, ako personally talagang hindi ko maisip po anong gawin. So, nung natigil tayo sa bahay, actually ako, nakapag-decide ako ng una na dapat hindi lang pala isang negosyo natin. Na-realize ko na dapat meron tayong lupa. Number 2, isa sa na-realize ko na dapat kahit paano, dapat may portion sa buhay natin, dapat may farming tayo. So, ako nagawa kong nag-garden sa likod ng bahay. So, actually, nag-enjoy po ako even up to now na hindi na talaga ako bumibili ng mga gulay sa palengke. And isa sa nagawa ko is the YouTube channel ko. Nagawa ko. And actually, hindi rin pala madali. So, according kay Dr. Ong, na sa kanya po talaga ako na-encourage kasi sabi niya, di naman kailangan kung anong gawin mo, basta marunong ka lang magsalita sa harap ng camera at gawin mo lang kung ano ba yung ginagawa mo na kaya mong gawin. Huwag gumaya sa iba. So, nagawa ko po yan. So, nagkaroon ako. That's why nakikipag-usap po ako sa inyo ngayon. At ano po ba ang nangyari 2020 aside ng COVID, aside sa mga lockdown? Sari-sari po nangyari sa mga kababayan natin lahat at lahat tayo affected. Why? Kasi ang daming tao na hindi ko maintindihan kung paano tayo merong support si government, merong iba na na-happy, merong iba nagagalit, merong ibang hindi ko maintindihan kung paano. So, ako personally, na-imagine ko, Lord, kasi ako honest dito sa bahay, dinadaanan lang kami nung mga government, yung mga support sa government, kasi may sasakyan daw ko, pero hindi nila alam, wala din naman akong pera. So, anyway, praise the Lord pa rin, kasi binigyan tayo ni Lord ng negosyo, so hindi naman at least hindi naubos agad isang buwan. So, pinagpipray ko kay Lord na at least hindi po magtagal and He answered naman ang prayer kasi after 1 month po talagang nag-open ng PC, although ang daming bawal, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Tapos, yun, marami pa rin tsaka ang daming overdues ng mga accounts, hindi nakapagbayad kasi nga nawala ng hanap buhay. So, anyway, I'm sure hindi naman tulog ang Diyos, nakikita niya lahat yun. At may purpose ang lahat ng bagay. So, anyway, si Lord lang talaga nakakalam. So, sa ngayon po, ang gawin natin is, actually ako, magsasalita po ako sa harapan niyo, mga ka-PC, mga partners ko.
na dapat nag-evaluate po talaga tayo. So, ano po bang nangyari? Dapat magiging prepared po tayo by 2020. I-welcome po natin ang 2021. Welcome po natin at kasama natin si Lord dyan. Huwag po talagang kalimutan kasi si Lord is in control talaga over us. So, anong nangyari? Nang 2020, actually, hindi natin inaasahan, hindi natin alam lahat na magka-COVID. So, gawin po natin ngayon, 2020, kasama natin si Lord. So, kahit na anong mangyari, kapit po tayo kay Lord. And, pagpipray po natin ng personal collection na tuloy-tuloy lang po talaga. And, although apektado pa rin, apektado din naman tayong lahat, pero praise the Lord, si Sir Willie hindi rin nagsasawa sa pag-support sa atin kasi naintindihan niya na ang laking bagay talaga yung negosyo niya para sa atin lahat. And especially sa ating mga MDs, gustong-gusto din natin na lahat na partners natin dapat may income. So, ako pinagpipray ko lahat ng grupo ko ngayon. Gusto ko talaga by 2020 yung hindi pa na-promote ng farms, kailangan magiging farm po talaga. Why? Because mayroon po talagang 20% na override para sa grupo. So, kahit paano, dapat may tayong mga MDs, mayroon talagang assignment na dapat gawin. Kung sino yung may commitment talaga na gawin itong personal collection, dapat nagpapapromote po talaga kasi without the promotion, 25% and promo is not enough. So, kailangan matuto po tayong mag-build ng group kasi yung 20% po para sa atin, imagine nyo ba, kabuild po tayo ng 150 katao, yung recruit na recruit ng recruit. So, actually, 3 months lang po yan eh. Basta intentional po natin gawin. So, imagine nyo ba, may paid in po kayo sa lahat ng farms out there at sa future na mag... ako, honestly, i-encourage ko talagang magpa-promote kasi the 20% is ang laki-laking bagay po niyan sa atin. Example, ka-recruit po tayo ng 100 katao na nag-purchase lang po ng tagwa 1,000. That is 100,000. So, na-imagine nyo ba kung net unrebatable yan pag nagbayad sila after 100,000, bigyan po kayo ng 20%. That is 20,000 po. So, malaking bagay po na gagawin natin to. Tayo po talaga mga MD or tayo magli-lead na kailangan ma-promote po sila. Kasi para magkaroon po ng group. So, dyan lang po talaga yung great life sa group. And, next is dapat ang mga farm by 2021 dapat papapromote po talaga ng FD. Why? 36% po ang override mo highest para sa grupo. So, kailangan lahat tayo, kailangan aangat, level up po talaga. And of course, dapat maging MD. Kasi pag MD, may great life na po talaga dyan. Medyo ganda na po talaga ang buhay natin dyan. At may great life po talaga, makakapag-paaral na po kayo. And, makakatulong po tayo sa iba. Kailangan maging good leader po tayo. So, as sa atin na paglipas ng 2020, kailangan mayroon po talaga tayong gawin for the next year preparation. So, I'm sure hindi talaga babalik yung normal na buhay natin. So, ganito na po talaga. So, kailangan i-embrace na lang po natin lahat. Kaya, ako nandito ngayon para pag-support pa rin. Yung gusto ko, embrace pa rin tayo. Intact pa rin tayo sa grupo. And for those na talagang na hopeless case na mayroon pong great life sa PC, huwag na po tayong lumayo. Gawin na po natin ang nararapat gawin by 2021. So, kailangan maging stronger, magiging aggressive po tayo, maging intentional po tayo this 2021. So, sa lahat ng grupo ko po, pinagpipray ko po yung lahat na may the Lord God pour out His blessing upon each one of us na para magkaroon po tayo ng great life through personal collection po. So, as of now, binabati ko po kayo ng Merry Merry Christmas and Advance Happy 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 New Year 2021 po. So, sa lahat ng grupo ko, mahal ko po kayong lahat at I hope na kapit lang po ta kay Lord na ipiprepare po natin na mas bigger na group, much better. Okay, so yun lang po talaga yung gusto ko sasabihin para sa ating lahat to remind us nga mag-evaluate anong nangyari 2020, i-welcome po natin kung anong hindi natin nagawa ng 2020, kailangan by 2021 mayroon po talaga tayong desisyon na gagawin
sa personal collection, sa negosyo po natin. Okay, so sa lahat ng kailangan ng tulong ko, nagbibuild ng group, nandito lang po ako, alam niyo mong number ko, at kausapin niyo po ko para sa pagplano para lumaki po ang grupo. Okay, so sa lahat, before ako mag-end, sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe sa akin, mga ka-PC, please subscribe po. And happy-happy po ako para sa inyong lahat, sa partner ko, sa lahat ng mga grupo ko dito, saan man kayo, especially dito sa mother brands ko po, mahal na mahal ko po kayo. At I hope, and mag-iingat po kayo lagi. Mag-iingat po tayong lahat lagi. See you at the branch. Bring your recruits. Pray po tayo for the great life. So maraming maraming salamat po sa pakikinig. Maraming maraming salamat po. Mahal na mahal po kayo. God bless po everybody. Thank you.